Maganda akong bago po sa lahat, mga kababayan. May isa akong kwento po sa inyo tungkol sa mga aswang. Noong unang panahon, ako ulo na tinakad-takad sa isang mundo na magpinakamadilim at marami sa nakikita na mga aswang. May isa pong matanda na pumunta sa bahay niya at nagtanong, "Magandang umaga po, saan po punta ng mundo?" Sabi ng lolo ko, "Ewan ko, hindi ko alam kung saan punta ng mundo." Sabi ko sa aking lolo, "Lo, bakit lo? Bakit may matanda dyan?" Sabi ng lolo ko, "Guys, apo, huwag kang mag-alala. Akong bahala." Tapos guys, sinundan ni lolo ang isang matandang babae sa madilim na mundo. At nandun, makita na niya ang matandang babae. Sobrang nakapangit sobra. At naging aso ko siya. At naging ibon. Ngayon, hinanap ni lolo ang itak niya para tagain ang aswang. Dahil ang aswang na ito guys, napaka delikado sa matilim. Marami guys sa mga aswang na ang ating nakikita sa ating paligid. Mga elemento, mga nilalang. Sana po guys, mag-ingat po tayo sa mga paligid natin. Lalo na po sa kaarawan mo. Sabi nila, bawal po tayo lumabas pagkaarawan mo, pag turning birthday mo. Ang sabi ng iba, ang pusa ay malas daw. Hindi po totoo yan. Dahil ang pusa, siya po ang nagdadala ng swerte. Siya po ang pusang maitim. Siya po ang nakikita sa mga elemento. Kaya, huwag natin itaboy ang mga pusang itim. Dahil sila po ang bibigay ng good news at bad news na anong mangyari sa iyo. At kung may makikita ka ng pusa sa hadaan, may babala yan para sa iyo. Ito, napakadelikado ang buhay. Isang tao, kapag may pusa sa daanan mo, huwag ka nang tumuloy. Kasi delikado ang buhay mo kapag tumuloy ka. May balala yan sa buhay mo. Ito na lang po si Richard Limeida. Nagsasabi sa inyo ang itong kwento nito para sa inyo.